Ito po yung ating mga ingredients. Meron po tayong olive oil, balsamic vinegar, cooking oil, oyster sauce, Himalayan salt, black pepper, tsaka tubig. Meron din po tayong breadcrumbs, white flour na may salt and black pepper, then beaten egg. At saka yung tinimplahan natin kaninang white fish fillet. So kaninang umaga mga kaibigan, namitas na rin po ako ng alugbati or spinach na ating gagawing side dish. So tara po, samahan niyo ako at mag-umpisa na po tayong magluto ng ating pananghalian. So kuha po tayong isda, then i-roll po natin sa white flour. Then saka natin isunod na i-roll sa beaten egg para po kumapit yung breadcrumbs. Then saka natin roll sa breadcrumbs. Then lagi po natin siya sa maliit sa plato. So same procedure lang din po ang gagawin natin. Roll po natin, then sunod po sa egg, then sa breadcrumbs ulit. So, kailangan po, bago po natin gawin ito, is kailangan po malinis po ang ating kamay. So, yun po. Ito po yung ginawa nating pag-breaded kanina. And nagpainit rin po na tayo ng mantika para mas mapabilis po ang ating pagpiprito. Hihulog po natin isa-isa. Yan po. And hintayin po natin maging golden brown sa kabilang side, then saka po natin siya ipiflip. So yun po yung procedure na ginagawa natin. So yun po, luto na po siya sa kabilang side, ipiflip na po natin. Yan po, luto na po ang ating breaded white fish fillet. Then saka po natin ilagay sa strainer. Lagyan po natin siya ng tissue para at least ma-absorb po yung mantika. Yan, ganyan lang po siya kasimpleng gawin. Yan, napakaganda ng pagkatuto. Tayo magtutosta na po ng bawang ng ating pong pang-garnish. So ilagay na po natin ang bawang. Yun po, hintayin natin siya maging golden brown. Luto na po ang ating bawang. Hahanguin na po natin siya at ilalagay na po natin sa malinis na plato. Tayo magigisa na po ng sibuyas para sa ating gagawin na side dish na spinach or alugbati. Kaya ilagay na po natin ang ating alugbati or spinach. Haluhaluin po lang natin. Then, lagyan po natin siya ng paminta. At saka ng ating Himalayan rock salt. Ikunti lang po ating lalagay. Ayon lang po sa ating panlasa. Then, saka po natin siya lagyan ng 1 tablespoon ng oyster sauce. So, para may twist po siya ng konti, naglagay din po ako ng balsamic vinegar. And mga 1 tablespoon din po ang ako nilagay. Tinansya ko lang po. Ngayon po, malapit na po siyang maluto. And ganun lang po siya kadali lutuin. And ready na naman po ang ating pananghalian. Matutuwa na naman po si Mrs. Neto. Yan, luto na. Ito na po ang ating finished product, ang crispy breaded white fish fillet side dish with stir fry spinach. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli,